Si Chavit Singson ay isa po sa mga masasabi natin na pinakamayamang tao dito sa ating bansa, na kung saan siya lang naman po ang nangasiwa noon sa pagtupad dito sa ating bansa na maganap ang isa sa mga Miss Universe pageant. Kaya naman ganun na lamang po kalakas ang taong ito. Sa pagtupad ng kanyang mga ninanais, kung ang tanging pag-uusapan ay ang material na bagay na katulad na lamang ng pera. Ngayon eh si Chavit Singson po kasi mga idol ay mahilig din sa palakasan na kung tawagin ay ang boxing, na kung saan eh naglalaan siya ng oras para sa gayon nga po ay masuportahan ito kanyang matalik na kaibigan at ito ring ating pambansang kamauna isang 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao. Itong si Chavit Singson din mga idol ay may matalas na pag-iisip na kung saan ay may kakayanan po itong makita kung sino ang mga boksingerong may malaking potensyal na balang araw ay magtagumpay sa larangan na kanyang nakahiligan. Ginagawa nitong si Singson ngayon ang makabuluhang mga bagay na makapagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. At ngayon ay meron po siyang niluluto na laban. At ito na nga po ang isa sa pinakakinaabangan na laban dito sa ating bansa. At ito na nga ang bakbakang Nauya the Monster Inoue at General Cuadro Alas Casimero na matagal na pong napag-uusapan. Maraming nagsasabi na si Casimero ang may kakayanang tumalo kay Nauya Inoue. Kaya lamang mga idol, hindi po kasi talaga may kasakasa ito. Sa kadahilan ng maraming kondisyonis na hinihingi itong si Nauya Inoue dito sa pagpili ng kanyang mga dapat na makakalaban. Ito po ang isa sa mga nagiging dahilan kaya magpahanggang sa ngayon ay hanggang sa pag-uusap pa rin ang laban ni Casimero at Inoue. Pero nag-iba na ngayon ito dahil sa nagbigay na ng motibo itong si Nauya Inoue sa kanyang bagong hakbang sa pagpili ng kalaban. Kung inyong matatandaan ay sinabi ni Nauya Inoue noon ay hindi ko nung mahalaga sa kanya ang pera. Kaya naman hindi po nito nilabanan o tinanggap ang hamon ni Tank Davis kahit pa merong nakapaloob na catchweight sa laban para maikasa ang laban sa pagitan nilang dalawa. Pero iba na kasi ngayon mga idol dahil sa napag-isipan na ni Nauya Inoue na mahalaga pala talaga ang pera para sa isang boksingero na ngayon ay nasa kanya pang panahon. Kaya naman tinanggap po nito ang halagang pampadulas ni Turkey Halasik na humigit kumulang $20 million mga idol. Isa lang po ang ibig sabihin nito mga idol na nasa sitwasyon na si Nauya Inoue na kung saan ay ginagawa na rin pong basihan ang mga kikitain sa laban. Kaya naman ay kung may aalalay po kay Casimero at siya'y mapupunta sa mga taong kayang maglabas ng halaga para sa magiging laban na ito, ay makikita pa kaya natin na maganap ang pinakamagandang laban na ating masasaksihan. Ngayon mga idol, may ihahain po ako na laban sa inyo. At ito na nga po yung laban ni Casimero na kung saan ay nagpaiyak sa maraming mga po. Matatawa po talaga kayo dito sa laban na ito mga idol. Dahil sa Mexicanong boksingero po kasi ang tinalo ni Casimero sa laban na ito. Pero ang talagang nanggagalaiti at umiiyak ay ang mga Hapon. Paano ba naman kasi, harap-harapan hinamon si Inoue pero walang naging sagot ang kampo ni Inoue kundi ang pag-iwas at pagsablay di umano ni Casimero sa timbang na wala naman talaga sa napag-uusapan. Anyway, 本日 の main event スーパーバンタム級オーバーキャッチウェイト10回戦を行います。赤コーナーオーバーウェイト123パウンド4分の1フィリピン、ここまで33勝22 KO 4敗1分け、最新ランキングは IBF 世界スーパーバンタム級13位、 WBC 世界スーパーバンタム級第7位、 WBO 世界スーパーバンタム級第6位、世界3階級制覇王者、元 IBF 世界ライトフライ級チャンピオン、元 IBF 世界フライ級チャンピオン、そして元 WBO 世界バンタム級チャンピオン、フォーマー3ウェイツチャンピオンオブザワールド、ジョン・リオ・カシメロ。ここで下手な姿は見せられません。さあ、モンスターへの挑戦状、叩きつけられるか、ジョン・リエル・カシメロ。青コーナー、121パウンド、4分の3、USA。ここまで21勝12 KO 3敗。最新ランキングは WBC 世界バンタム級12位、WBO 世界バンタム級第8位、サウル・ザ・ビースト。そしてもう一
一郎、同じくクイニー・マーティン、同じく飯田哲也。改めて本日のメインイベントです。福地雄二、スーパーバンタム級の契約から変更されまして、128パウンドおよそ 58.0 キロを10回戦に変更されています。さて解説、まずは亀貝さん、注目しているところぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメルのコンディション、うん、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい、さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、はい、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメル VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけども、さあおお、いきなりいった、ぐらついた、あっとしかし右を入れた、あ、手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウントあったんですけどね、カウントに、はい、いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ、まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね、はい、そうですね、まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですねカシメロ。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナッチャブ、ジャブ、ここで左のフック、これサンチェスこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れましたサンチェス、そこに対して右側、サンチェスも返した、あ、左、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、ね、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、攻勢一方か、いや返す、いいですね、返している、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ただタイミング合ってますね、左フック、右から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ、止めた、終わった、そしてラベリング上はお祭り騒ぎ、ジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカルノックアウト、まずは岩瀬さん、はい、あっという間に終わってしまいました。そうですね、クソ無駄クソ悪いですね、はい、しょうもね、まあ、岩瀬さんのおっしゃる方ももちろん分かります。さあ亀貝さんいかがでしょう。いやサンチェスいい選手ですし、はい、実際いいしょうもね、まあ、岩瀬さんのおっしゃる方ももちろん分かります。さあ亀貝さんいかがでしょう。いやサンチェスいい選手ですし、はい、実際いい試合ですよ。そうですよね、はい、体重をオーバーした相手に勇敢に向かい合ってて打ち込みましたしね、まあ、まずは最初のダウンというのは思わず手をついたところ、これが2度目のダウンということになりました。最後はこのラウンド中に決めてしまったジョン・リエル・カシメロ、まあ、本当に、この試合、まあ、カシメロもそうですけど、はい、TV プロモーションも全て、
サンチェスに、感謝して、はい、フォローすべきだと思いますね。いやそうですね、はい、まあ、よくこの試合の、まあ、開催までこぎつけてくれたと。そうですね、全てサンチェスのおかげですから、はい、それだけはもうみんな忘れないでほしいですね。いや本当そうですね。このカシメロの姿があるのもやはりサンチェスが、まあ、OK とイエスと言ってくれたからだと思いますが、それでは場内の皆様改めてリング中央ご注目ください。見事なカシメロを見ていきましょうね。非常にカシメロ選手のお話を伺います。でも今後通訳はアンジェさんお願いします。これと使っていくのかどうかっていうのもまずは疑問に思いますけどね、はい、何でもありになっちゃうんでね、ボクシングだけそれにはなってほしくないって気持ちもあるんで、はいはい、まあ、盛り上がればいいのかというとやっぱりそうではないですからね。ですよね、はい。サンチェス、あまり期待してなかったんですけれども、でも自分